Okay, sabihin po natin basahin yung Matthew 25 verse 40. Ito po sa Tagalog. Pwede ba sabay-sabay po natin basahin yung Matthew 25 verse 14. Saan po natin ang ating pagbasa? Ang pag-aaral ng Diyos ay may tungkula sa isang taong manglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkaniwala sa kanila ang kanyang kariyarihan. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kabayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 20,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y walis. Umilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinamalakal iyon. Umilos sa 5,000 salaping ginto. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay gumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humugay sa lupa at tinago ang salaping ginto na kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, umaling ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ginawa ang 5,000 salaping ginto na iniwan niya sa akin. Heto na naman ko ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gawin kita ng katamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, na naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamahalin kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po kayo'y mahigpit at binibitas niyo ang bunga ng hindi niyo'y tinanim at inaanin niyo ang hindi niyo'y inihasik. Natakot ko ako, kaya't ipinawad ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin. Sumagot ang ganyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inyasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salaping kahit paano may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kaunin na sa kanya ay kukunin pa. Itapon niyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananalis siya at pangangalit ang kanyang pangangibig. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y ganyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Iba, ganyan lang po. Palakpakapunin natin ang ating Panginoon. Napakasarap po magbasahin yung salita ng ating Panginoon. Dito bibigyan po natin ang araw. Kasi nga ang ating tema ngayon ay moving to the next level. Kaya napakaganda po. Abang po natin kalukayan o himahimayin ang salita ng ating Panginoon ay hinihiling ko po na samahan niyo po sa panalangin. Panginoon, salamat po sa oras at pagkakataon na ibinigay mo sa aming lahat. Kami naman po ay nagsama-sama naman ngayong oras ito upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming dakilain, upang ikaw ay aming aliwalatiin dahil ikaw talaga ang Diyos na karapat-dapat purihin, karapat-dapat liwalatiin dahil ikaw ang napakabuting Diyos sa buhay naming lahat. Hindi mo talaga kami pinabayaan na ipagliba namin itong araw na ito dahil ito po ang talagang araw na kailangan kami ay sama-sama
pupuri sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Kaya Panginoon, salamat po sa lakas, yes, pag-asa, sa buhay na patuloy mo, yes, ipinapagalaw sa amin. Talagang binibigay mo sa amin ito upang kami ay patuloy lumapit sa iyo. Yes, alam po namin talaga na sa iyo lang kami talaga aasa at magtitiwala dahil ikaw talaga ang Diyos ng kapangyarihan na magbibigay sa amin ang lahat ng ito. Lalo na po sa aming binasa ngayon, talagang mauunawaan po namin ang kahalagahan na ito, yes, talaga ang Diyos na napakabuting Diyos sa buhay, buhay namin lahat. Amen. Kaya Panginoon, maraming salamat po at hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, na yung bagay ito na ako yung lingkod mo gagamitin sa pagpapahayag ng salita mo, Panginoon, hinihiling ko po, Panginoon, na bigyan niyo po ako ng karunungan. Ilagay niyo po ako sa inyong lingkuran. Ikaw po ang mahayag, huwag po ang aking sarili at masunod, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang aking kakayahan, Panginoon, hindi ko po kayang ilahat ang lahat ng ito kung wala ka sa buhay ko, Panginoon. Kaya tumaasa po ako, ang patnubay gabi mo ay pagkakaloob mo sa akin. Yes, ito, sa ito. Salamat po at ganoon din sa lahat ng mga kapatid na yes, dito ngayon na bigay ng oras sa kikinig ng salita ng Panginoon. Lord, tumuha mo sila. Tumuha mo sila ng kasabitan. Tumuha mo sila ng maayos sa pagkinig, Panginoon, na hindi lang makinig, na hindi lang mapakinggan nila ang salita ng Panginoon, kundi tumuha mo sa kanyang puso at isipan. Maging maayos sa kanilang isipan, Panginoon, at maayos nila may pamuhay ang mga salita ng Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat. Ang patnubay gabi mo ay aming hinihiling sa iyo ngayong oras na ito. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin. Year 2020. Second week of year 20. Yan po. Nandito ngayon tayo sa harapan ng iyo. Talagang binigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. Binigyan tayo ng kasiglahan ng ating Panginoon upang galabin natin yung mga tungkulin natin na inatang sa atin ng ating Panginoon. Noong nakaraang year, 2019, ay naging matagumpay ang bawat isa sa atin, di ba? Bagamat maraming mga pagsubok, maraming mga problema dumating sa buhay natin, pero hindi ito naging hadlang na hindi tayo mulat o maghukom sa ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Marami sa atin na talagang binigyan ng talento. Marami sa atin ang binigyan ng gift ng ating Panginoon. At kailangan yung gift na binigay sa atin, ipinagkaloob sa atin, kailangan magamit natin. Lalo na ngayon na talagang iba yung panahon na lalapit na marami na pong signs na talagang ang pabalik ng Panginoon ay malapit na lumating. Kaya kailangan mag-uubom na tayo, kailangan lumakas na tayo sa pananampalataya. Upang sa ganun, sa pagkakarap natin sa ating Panginoon, kailangan makaayos na po tayong lahat. Marami na po tayong pinagdaanan ng 2019. Marami na po tayong nagawa. Marami tayong napag-aralan. At yan talaga ay pinag-aloob na sa atin ng lahat ng iyan. Marami na sa atin nakapagtapos ng process ng ating stepsol. Marami na kaalam kung paano magpahayag ng salita ng Panginoon. At iyan ay binibigay na sa ating lahat. Kaya ka maliwala yung sabi ng Matthew 28:18-14 na sa lumapit si Jesus sa kanila, sinabi ang kapangyarihan ay pinagkaroon na sa kanya. Kaya sinasabi ni ating Panginoon, inutusan tayo na humayo tayo at buti natin, humayo tayo ay pahayag natin ang salita sa buong salibutan at bautismo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At tandaan niyo, ang Panginoon ay lagi nandoon. Kaya ganun po, talagang hinahasa na tayo ng Panginoon ng 2019. Talagang sa atin, talagang alam po na kasama-sana at ihanda na talagang humayo. Dahil nga sabi nga, maraming aanihin pero wala yung mag-aanihin. Wala po yung mag-aanihin. Napakaraming pong tao sa labas na kailangan ay abutin natin. Dahil gusto po nila na kailangan po natin na ng kaligtasan. Nagaya sa atin na nakaalam na ng kaligtasan. Pero kaya nga 2019, itinarin na tayo, binagong tayo, para ngayong 2020 ay maging maayos na yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Matupad natin yung mga inuutos ng ating Panginoon sa atin. Nagampanin natin ang mga tungkulin na ipinagkaloob sa ating lahat. So ngayon, 2020, alam ko talagang kailangan tayo ay mag-uubom na lahat. Kaya maliwanag po yung ating tema, Hoping to the Next Level. Sabi ng Deuteronomy, gusto po natin, Brad, yung Deuteronomy chapter 6, verse chapter 1, verse 6 and 7. Maliwanag pong sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 1, verse 6 and 7. Sabi po doon,
Nang tayo nasa Adonai, ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh, na ating Diyos, matagal-tagal na rin kayo nakatigil sa bundok na ito. Yun pa, sinabi. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay, papunta sa kaburulang kinitirhan ng mga Amoreyo at sa mga karating na lugar ng Araba at sa kaburulan, kapatagan at katimugang disyerto at sa baybay dagat sa mga tuwid ang buong lupain ng Karaan at Lebanon hanggang sa ilog Euphrates. So, maliwanag kong sinasabi ng ating Panginoon. Tandaan po natin yung mga Israelita ay naging alipin po sila ng Egypto. Ilang years po sila naging alipin? 400 years mahigit na naalipin po ng mga ng Egypto ang Israelita. Andun po siya, ginagamit po na siya doon bilang alipin. Ngayon, sabi niya ng Deuteronomy, binigyan na tayo ng kalayaan ng ating Panginoon. Binigyan na tayo ng chances na Panginoon na tayo ay lumaya na. At kapag tayo lumaya na, sabi ng ating Panginoon, hindi lamang kayo magiging stuck na dyan. Hindi lang kayo manalatiri sa inyong comfort zone. Kundi kayo, inutusan tayo ng ating Panginoon na tayo ay maglakbay na. Iwanan po natin yung ating comfort zone sa ating buhay. Kung ngayon meron tayo ng 2019, kailangan iwanan na po natin lahat dyan at mag-ubog na tayo sa year 20. Yan po yung sabi ng ating Panginoon. Hindi pwede na tayo ay patamagtamad. Hindi tayo pwede na hanggang wala na, hanggang tagaupo na lang. Hindi pwede hanggang tayo ay tagapakinig na lang. Kundi kailangan sabi ng Panginoon, humayo na kayo. Dahil matagal-matagal na kayo tagaupo dyan, matagal-matagal kayo na may pinag-aralan, matagal-tagal na kayo, marunong na kayo, at may mga talento na kayong binigay sa inyo, kaya dapat gamitin nyo na yung mga talento ipinagdaloob sa ating ating Panginoon. Sa binasa po natin doon sa Matthew 25 verse 14, ang sabi po doon, di ba, yung merong alipin na binigyan ng 5,000 ng ating Panginoon. Amen. At pagkatapos binigyan siya, meron namang alipin na binigay ng 2,000 talento, 2,000 salaping ginto. At meron ding ibinigay na 1,000 sarating ginto. Ano po nangyari doon? Yung doon binigyan ng 5,000 na sarating ginto ay pagdating ng Panginoon sa kanyang paglalakbay, tinatingnan yung binigyan niya ng 5,000 na lumago pa, naging doble. Ano sabi ng ating Panginoon? Mabuting katiwala. Sa kunting halaga ay pinarami mo pa yan. Kaya ikaw ay pagkakatiwala mo sa malaking halaga. Bilungin niyo sabihan ka ng gano'n ng Panginoon, mabuting katiwala, kahit sa kaunting halaga may pinagkaloob mo sa inyo, ay binigyan mo ng katuhunan. Ganon din po tayo mga kapatid. Kung binigyan po tayo ng talento ng ating Panginoon, binigyan tayo ng 5,000 at I think ay paraganap ng mabuting salita sa ibang mga tao hindi po nakakaring ng mga salita niya, ang sasabihin sa inyo ng Panginoon, nakakasama kita sa aking karangalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po gusto makasama sa karangalan ng ating Diyos? Yes. Ay lahat kasi gusto natin na makasama sa karangalan dalawalagay lang ang Diyos. Dahil yan po yung inaasang masam natin. At meron din binigyan ng 2,000 talentong, 2,000 sarating ginto. At yung 2,000 sarating ginto ay naging doble pa rin. Ano din sabi sa kanya ng ating Panginoon? Mabuting katiwala. Sa kunting halaga, ay pinagkatiwala kita, bibigyan rin kita sa malaking halaga ng iyong hahawakan. Napakasarap pong isipin na talagang sa kaunting halaga pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon. Pero yung isang alipin na binigyan ng 1,000, buksan po natin yung isang verse na yung last verse, Brad, yung isang 1,000 na ito, anong sabi ng ating Panginoon? Meron isang alipin binigyan ng 1,000. Sa 1,000 ginto. At yung 1,000 gintong yon, ano po ang ginawa niya? Ito, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po kayo'y mahigpit na pinipitas ninyo ang bunga na hindi nyo tinanim at inaanin nyo ang hindi nyo inahasig. Natakot po ako, kaya ibinaong ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan niyo sa akin. Ayo, tayo, bilang isang mananampalataya, bilang pinagkakatiwalaan ng Diyos, yung kanina binigyan sila ng 5,000 at 2,000, ang sabi ng Diyos, makakasama kita sa aking kaharian.
Ngayon, tayo binibigyan tayo ng 1,000. Yung mga kahit na maliit na halagang 1,000 na ipinagkaloob sa atin, kung iginahan natin sa mabuti, lalago yan. Pero kung iyan ay ibinaon mo sa lupa, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, walang kapuparoonan niyan. Walang kapuparoonan niyan kung ibinaon niyo sa lupa. Ibig sabihin yung talento na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, binigyan tayo ng talento, kahit konting talento, at hindi mo ginamit yung talento niyan, anong sabi ng Panginoon? Basahin po natin. Ito ang salitang iniiwang sa inyo. Ano? Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Ano po sabihin ng Panginoon? Sabihan ka ng Panginoon, masama at tamad na lingkod. Ganoon yun, sasabihan tayo ng Panginoon, tamad. Napakasakit po isipin po na sabihin tayong tamad. Binibigyan na nga tayo ng kung sa pagninegosyo, binibigyan na tayo ng kapital katapos hindi mo makayang palabuin. Ano sasabihin sa inyo ng Panginoon? Tamad ka. Napakasarap sakit isipin, tamad. Alam mo ba lang, pinitest ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaanyang hindi ko inasik. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Piliyon niyo yun? Kahit isang kusing, dahil ibinoon niya sa lupa, wala talagang nangyari, walang tubo. Pero yun, binigyan ka na ng talento, binigyan ka na ng salapi para maipahayag mo ang salita ng Diyos. Sabi ko nga kayo na talagang very equipped na tayo noong 2019. Pagkatapos itinatago mo na yung talento mo yan, hindi mo ginagamit. Ano sa amin bago, tamad ka. Kunin nyo ang kanyang 1,000 salping dito at ibigay sa mga 10,000 salping dito. Pero yun, yung kanyang binigay mo na 1,000, kukuhanin pa? At pagkakaloob pa doon sa meron, ikaw na nga nawala ka na eh. Kukuhan na ka pa? Kaya, mga kapatid, kung saan ang ganun mangyari sa buhay natin, kung meron po tayong talento na ipinagaloob sa atin ng ating Panginoon, dapat gawin po natin yan. Huwag po natin itago yung mga talento natin na meron tayo. Alam ko lahat meron tayong talento na ipinagaloob sa atin ng Diyos. Alam ko binigay sa atin ang lahat ng talento. Lahat meron tayo. Yung mga singer, kasi pamihira lang po yung mga talentong nangyayari yung naibigay ng Panginoon. Yung nag-preach, pwede, mahirap po talento ang pinapagalaw. Pero kung kahit kunting talento, ilalabas mo yan, ginagamit mo yan, sabi nga ng Panginoon, kung meron kang kunting talento, binigyan pa kita. Kasi 5,000, 2,000, binigyan pa, pinagalaw pa ng Panginoon, dinagdagan pa. E ngayon, yung 1,000, anong ginama ng Panginoon? Kahit ka konti nga sa kanya, ikukulin pa. Pinoon niyo kukulin pa? Sunod. Sapagkat ang meron ay binigyan pa at ang managana, ngunit ang wala, kahit ang konti nga sa kanya, ay kukulin pa. Pinoon niyo kukulin pa yung kahit ka konti. Eh yung nga, tinatako mo na nga yun, at tinago mo na nga, ipinoon mo na eh. At sabi ng Panginoon, kukulin pa? Napakasakit, mga kapatid, naisipin. Walang 1,000 ay sa may itapon siya sa kadiliman. Sa labas, ang walang silbing tao yan, hindi naman tatapong pa ba? Wala ka naman ang tinupo yung pera mo eh. Kinuha pa, tapos itatapong pa ba? At doon mananangis siya at pagkahit ang kanyang mga ngipin. Pinuloy niyo, pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, upo siya sa kayang trono at sa kaluwalhatian. Nagsikap na nga tayo, nag-aaral na tayo, nag-process na tayo, tinuruan na tayo. Bakit hindi natin gamitin yung talento na pinagalaw sa atin? Kahit ito konti yan, pero kung ginagamit mo, dadami yan. Ibigyan tayo ng talento ng Panginoon. Kaya yung mga may matalento ngayon ginagamit ng Diyos, gamitin niyo sa tama. Huwag kayong titigil. Kung binigyan ka ng talento mag-aawit, gamitin mo yan. Kung binigyan ka ng mga daser na magaling sumayaw, ipag-gamitin mo yung talento mong ginamit sa iyo. At yung mga talento mong binigay sa iyo na kaya nakapag-preach, nakapagpahayag ng salita ng Panginoon, kahit wala kang pinag-aralan, nakapagpahayag ka ng salita niya, gamitin natin yan. Dahil sa kakunting talento niyan, bibigyan pa tayo ng maraming talento ng Diyos. Palakpakan po natin. Natin sa ating Panginoon, lalo na ngayon
tayo year 2020, talaga kailangan mag-level up na po tayo lahat. Eh, paano tayo mag-level up? Paano tayo mag-level up kung tamad tayo? Hindi tayo marunong sumunod sa Diyos. Hindi tayo marunong sumunod sa pinag-uutos niya. Hindi natin ginagamit ang ating talento. Ibinabaw natin sa lupa yung ating mga talento. So, walang mangyayari po sa ating buhay. Lalo na sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya yung konting talento na gagamitin, binigay sa ating ngayon, kung year 20, eh kailangan ay mapalago natin ang ating yan. Ay, sa, at ang tayo po ay nahalitulad sa isang mananakbo. Na kung patuloy siyang tatakbo, mabubuhay niya ang ganging palak. Tayo po ay nandulad sa, sabi nga po nito sa verse ko, sabi po dito, paano talaga tayo uulat? Paano tayo magbubog pag-level up? Sabi, inahalitulad po tayo sa isang mananakbo. Kasi ang mananakbo talaga hindi niya tumitigil habang hindi siya nakabot yung finish line. Ano sabi ng 1 Corinthians 9:24? Pusan po natin yung 1 Corinthians 9:24. Sabi po dito, alam niyo ang mga kanahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantipala. Kaya pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantipala. Palakpakan po natin lahat yung Panginoon. Maliwanag po na sa takbuhan, iisa lang ang mananalo. Pero lahat po tayo kasali sa takbuhan. Lahat po tayo kasali sa pagtakbuhan sa mga paligsahan. Sabi ko, isa lang. Pero kung tayo ay patuloy tumatakbo, lahat tayo magwawagi. Hindi pwedeng isa lang magwawagi, lahat tayo tatakbo kung patuloy tayo magsisikap. Magsisikap sa pagkilingko sa Diyos. Lahat tayo makakarating doon sa finish line. Kahit na tayo, yung pagtakbo natin dahan-dahan lang. Kasi ang takbuhan di naman nadadala sa pabilisan eh. Meron kasing takbo na ang ginagamit, yung kanyang resistensya, yung kanyang lakas. Meron kasing takbo na hindi pabilisan eh. Meron ngayong takbo na ginagamit yung ilang meters yun, 5,000 meter dust na kailangan tumakbo para makamit mo yung gantipala. Kailangan merong malakas kang resistensya. Malakas yung ganyang malakas sa ating paglilingkod, ganun din. Kailangan malakas yung ating pananampalataya para maabot natin yung finish line. Lahat tayo nag-aasam-asam na maabot natin ng finish line. Pero kung tayo ay patuloy tayong titigil, magiging stuck lang tayo, doon lang tayo sa ating comfort zone mga manalagi, hindi natin maabot yung finish line. Katulad din yung sinabi na ako sa mga ibang talento na binigay sa kanya, sa libong sarapin ginto, at binuo niya, talagang walang mangyayari sa kanyang buhay. Ganun din tayo mga kapatid. Tayo mananampalataya, inahalintulad tayo sa isang mananakbo na kailangan maabot natin yung finish line. Sino pong gusto maabot yung finish line? Sama-sama lang tayo doon sa week. Lahat tayo magkikita-kita kung patuloy tayo magtitiyaga. Patuloy tayong gaganap sa ating matungkulin. Patuloy natin gaganapin yung mga talento na pinagalaw sa atin ng Diyos. Lahat tayo makakabot sa finish line. Ang isang naglilingkod sa Panginoon, meron talaga inaasam-asam tayo eh. Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nagsasakripisyo? Bakit tayo pumupunta sa mga gawain? Dahil gusto po natin maabot yung finish line. Yan po ang gusto ng isang mananampalataya na maabot natin yung finish line na ating hinahangad-hangad na mangyari sa buhay natin. Finish line. Paano tayo makakarating sa finish line? Ano ang mga step na dapat natin gawin para makamunta natin yung finish line ng ating buhay? Finish line ng ating pagtatagumpay. Sabi nga sa inyo, yung mananakbo, talaga hindi tumitigil yan. Kahit na nalapayan, kahit na pinit na inaabot yung kanyang finish line. Ganun din tayo, kahit isa talaga kung dumarating sa atin ang mga pagsuko, mga problema sa buhay natin sa paglilingkod, talaga andiyan, pinit talaga tayong tumatayo para maabot natin yung ating finish line. Alam ko talaga napakahirap paglilingkod sa Diyos. Maraming mga balakid, maraming mga sagabal, pero mga sagabal na yan, kayang gawin natin lahat dahil meron tayong inaasahan. Meron magbibigay sa atin ng lahas, pag-asa, magbibigay sa atin ng para lumakas tayo sa ating pananampalataya.
palataya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po kayo. Ang ating malaman para tayo magiging mabilis sa takbuhan. Una daw, ang dapat natin gawin para makamtan natin yung finish line. Unang-unang gagawin natin, sabi dito, we must love the words of God. Kapag hindi mo inakap, kapag hindi mo niyakap yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid, wala po tayong kapatutunguhan. At sabihin ko sa iyo na napakasipag mo, pero wala naman yung salita ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, wala po tayong kapatutunguhan. Hindi tayo makakapot ng finish line. Kaya napakahalaga na andun ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ng Hebreo 4:12, ang salita daw ng Diyos ay lubos na matalas, higit sa magkabilang talim, na tumatago sa kasukasuan ng buto, at nakaalam ng mga iniisip ng mga tao. Ganun po yung linarawan doon ng Hebreo 4:12, talagang yung salita ng Diyos ay mabisa. Kaya kailangan yung words of God ay palaging nasa ating buhay. Kailangan na andyan. Paano? Sabi nga ng Bible, sabi natin yung Hebreo na 2 Timothy chapter 4 verse 2. Para tayo ay manatili sa takbuhan, para makabit natin ang ating inaasam-asam, at tayo ay maging yung sabi po na 2 Timothy chapter 4 verse 2. In 2 Timothy chapter verse 2. Sabi dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo ang pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang mga loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Para makamtan natin yung finish line, kailangan na andun yung salita ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang oras, at anong oras pagkakataon, kailangan gagamitin po natin yung salita ng Diyos na may pahayag sa mga taong hindi pa nakakarinig ng salita niya. Paano tayo makakarating sa ating finish line kung hindi tayo inahayag namin ang salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakarinig niya? Sabi niya nga dito, walang oras at pagkakataon. Ibig sabihin, hindi pwede. Kahit na anong oras at anong pagkakataon, kailangan ay pahayag natin ang salita niya sa mga taong hindi pa nakakarinig ang salita niya. Marami po tao na andito ngayon, hindi po nakakarinig ang salita. Hindi lang po dito sa ating harapan, kundi andyan sa paligid natin. Ano po ang sabi ng Gawa chapter 1 verse 8? In Gawa chapter 1 verse 8, sabi nga po, napakarami pang taong hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. At hindi po natin ay papangaral ang salita ng Diyos. Kaya maliwanag yung sabi ng Gawa chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagubanan niyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So lahat po tayo in-equip na. Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para may pahayag yung salita niya. Pero bakit hindi natin magawa ang lahat ng iyan? Sabi niya ba? Sabi ko, at kayo maging saksi ko. Maliwanag po sinasabi, at kayo'y maging saksi ko sa Jerusalem. So tayo lahat, maging saksi ng Panginoon para ipahayag natin ang ating salita ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ng Jerusalem, doon sa mga mahal natin sa buhay. Doon, tanda po natin, doon po sa mga mahal natin sa buhay. Sino po yung hindi po nakakarinig, hindi po nadadala yung mga mahal niya sa buhay ito sa gawain ng Panginoon? Task po, sino pa? Sino po may mga magulang, mga anak, na hanggang ngayon, hindi mo nakarinig na salita niya. Hanggang ngayon, hindi mo nadadala sa gawain ng Panginoon. Nakakalungkot kung isipin, mga kapatid, na kayo-kayo na lang ang gustong maligtas. Bagay, ang kaligtasan ay kanya-kanya. Pero dapat alalahanin niyo rin yung mga mahal niyo sa buhay.
Sabi ng Panginoon, maging saksi ko kayo sa Jerusalem. Ibig sabihin, maging saksi ko kayo sa buong pamilya. Yung mga mahal niya sa buhay, hindi mo na nakarating, hindi mo nakarating salita ng Diyos, hindi kayo nakaawa doon. Hindi nyo na nagdala sa ganitong gawain. Ano kayo? Kayo lang gusto? Yung mga mahal sa buhay nyo, hindi nyo gusto maligtas? Nasaan kayo, mga kapatid? Ang kayo, yung anak nyo, hindi nyo po nadadala sa ganitong gawain? Yung mga magulang nyo, hindi nyo po nadadala dito? Yung mga kapatid nyo, yung mga mahal nyo sa buhay? Hanggang ngayon, hindi pa nakakarinig, hindi pa nangisira ng words of God? Mga kapatid, maawa po kayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, maging saksi ko kayo sa Jerusalem. Ibig sabihin, maging saksi ko kayo sa aking buong pamilya. Pero hanggang ngayon, solo pray pa rin kayo hanggang ngayon. Hindi pa rin nyo nadadala yung mga mahal sa buhay. Nakakalungkot mong isipin. Sabi nga, binigyan kayo ng 1,000, ibinuon nyo lang yun. Kayo lahat may mga talento na eh. Binigyan na kayo ng talento ng Diyos eh. Pagkatapos ibinabaon nyo lang, ganito rin gagawin nyo na sa pamagitan ng mag-isaksi kayo sa Jerusalem, hindi nyo pa nadadala yung mga mahal sa buhay. Mga patid, mag-isip-isip po tayo. Sila ng buhay, mayroong kaligtasan, inaasam-asam. Gusto niyo po maligtas yung ating mga mahal sa buhay. Sino po gusto mong madala ang pamilya dito sa harapan ng Panginoon? Amen. Hindi po natin kaya bisan. Sa sandaling bisan, hindi po natin kaya. Pero kung meron tayong pakikiyaga, meron tayong prayer sa ating Panginoon, sana makasama natin ang ating buong pamilya sa pagliligod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa buong Judea, ibig sabihin, sa buong mga taong nasa labas, yung mga taong hindi po nakakarinig, napakarami pong tao, hanggang sa'yo, hindi po nakakarinig ng salita ng Diyos. Iyan ang gustong pilitin ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Sabi mo nga, year 2019, para tayo talaga may pinigay na lahat, may pinag-aralan tayo lahat. Iyan ngayong 2020, kailangan abutin po natin yung mga tao sa labas. Nakakaawa po sila. Nakakaawa po yung mga tao, hindi natin makakasama sa kaligtasan. Tandaan niyo po, yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya po hindi matuloy-tuloy ang pagbabalik ng Panginoon na ating gusto natin bumalik ng Diyos upang makasama tayo sa Kanyang kaharian. Pero hindi pa niya nalanganap dahil marami pong taong hindi pa nakakarinig ng salita niya. Amen. Ito po yan. Maraming tao dito sa, hindi lang dito sa ating lugar. Hindi lang sa ibang buwan. Lahat gusto ng Diyos na madala natin, makarinig at ma-share natin ang works of God. At sa dulo ng daydig, ibig sabihin, buong daydig. Hindi lang sa buong pamilya, hindi lang sa ating kamag-anak, hindi lang dito sa ating lugar, hindi lang sa ating sa bansang Pilipinas. Ang sabi ng Diyos, maging saksi kayo sa buong daydig. So gagamitin po tayo bilang isang alip po ng Diyos. Gagamitin po tayo ng Panginoon upang makadala tayo ng mga kaluluwa. Kaya po, kailangan, pag tayo, kailangan tayo maging panalo sa takbuhan, makamit po natin yung finish line. Eh, kailangan naandun po sa atin yung words of God. Kailangan manatili po sa atin. Kaya nutusan tayo ng ating Panginoon. At ang sabi ng Hope, chapter 23. Buksan po natin yung 23, verse 11 and 2. In Hope, chapter 23, verse 11 and 12. Sabi po dito, pagkat andas na'y aking nilakaran, hindi ako lumilis ng ibang daan. Ako'y hindi lumalabag sa kanyang mga kautusan at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. Ako'y hindi siya nagbabago at di kanyang salungatin. Wala makakapigil sa nais niyang gawin. Kanya pong si Hubi. Hindi po siya lumilis ng landas. Kahit na siya ay dumanas ng mga pagsubok, problema sa kanyang buhay, pero hindi pa niya kinakalimutan at hindi pa siya tumatahak sa tama sa ibang landas, kundi tamang landas ang ginagawa niya. Ganon din kayo mga kapatid. Ingatan po natin tayo lumihis ng tamang daan, hindi tayo tumahak sa tamang daan na ating kapatuturuhan.
Ingatan po natin yung salita ng Diyos. Nanahiyag natin ang salita niya sa mga tao hindi pa nakakarunin. Sino po ang gustong magamit ng Panginoon? Amen! Taas po kamay. Sino po ang gustong gamitin ng Diyos? Amen! Ang dami po. Sir Chris, ang dami niya, no? Gusto niyo po, gusto niyo po mong paggamit sa ating Panginoon? Amen! Gusto niyo talaga mapaggamit? Amen! Gusto niyo si Mama sa mga misyon? Amen! Yan, Pastor Chris, marami ka nang kasama sa pag-mission mo. Totoo po talaga, kailangan para matili natin yung makarating po tayo sa finish line, kailangan andun yung salita ng ating Panginoon. Kung ingatan po lagi natin yan. At yan po rin yung isang kandata natin para makahigayat tayo ng mga tao hindi pa nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya mapalad yung mga tao na talagang isiniseryo yung salita ng Panginoon sa mga tao kailang minamahal sa buhay. Mapalad yung mga tao ginagamit niya para may pahayag ang salita niya sa sanlibutan. At mapala tayong lahat pagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos. Katulad ni Job, tinutupad niya ang mga utos. Ganun din po tayo, tinutupad po natin yung ating mga utos, mapala tayong lahat, mga kapatid. Kaya palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Mapala kayo ang salita ng ating Panginoon. Pangalawa, para tayo manatili at mabunta po natin yung finish line. Ang sabi po dito, we must embrace God's will. Kailangan daw natin akapin yung will ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Hebreo 10:31, kailangan daw natin embrace yung God's will. Ang sabi ng Hebreo 10:31, sabi po dito, kakilamot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Tinuhin nyo. Kakilamot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, tayo ay dito na, hawak na tayo ng Diyos. Hawak na tayo ng Diyos. Kaya mapala tayong inahawakan ng Diyos. Misa tayo kasi napibibiglas tayo eh. Hawak na tayo ng Diyos. Inagusto ng Diyos na talaga hindi tayo mapasama. Pero misan, humibigas pa rin tayo sa paghawak ng Diyos. Humibigas pa rin tayo sa paghawak ng Diyos. Misan na makilala tayo ng tama at mali. Alam natin yung tama at mali. Pero misan, pinipilit pa rin natin tayong gumawa ng masamaan. Pinipilit pa natin yung sarili nating buhay na magawa yung masamaan. Sabi ng ating Panginoon, kakilakilabot ang mawala sa kamay ng ating Panginoon. Piliin niyo mawala ka, na alam mo na yung kalabuhanan, na dito ang kaligtasan, kung tayo mananahig, kung tayo sasamba sa ating Panginoon, kung tayo susunod sa kagustuhan ng Diyos, alam natin na tayo ay nasa kamay ng Diyos. Pero misan bumibiglas tayo eh. Misan nagbabakslay tayo, misan kinakalimutan natin yung pagliligo sa Diyos. Gumagawa tayo ng paraan sa ating sarili. Hindi natin sinusunod yung sarili ng kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Gumagawa tayo ng inasama sa ating buhay. Kaya maliwanag na kakilakilabot ang mga tao yun. Naalam na yung katotohanan, bigla pang umalis. Iniiwan yung paglilingkod sa Diyos. Gumagawa sila ng kasamaan. Kaya mapalag tayo nandito nakakaalam ng katotohanan. Kaya kung misa makawala tayo sa paglilingkod sa Diyos, ano mangyari sa atin? Madadala tayo ng sanlibutan. Madadala tayo ng sanlibutan sa mga gawain masama. Kasi maalis ka na sa kamay ng Diyos eh. Kawa ka na nga eh. Biglang nabubumiglas ka pa. Kaya embrace natin yung Panginoon sa ating buhay. Akapin natin yung God's will. Upang hindi tayo mapasama. Upang hindi tayo mapunta sa kapahamakan. Bagkos, andyan tayo. Paghawak po tayo ng kamay ng Diyos. Alam natin ang ating kasiguruhan na tayo ay iligtas, kung tayo nasa kamay ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi tayo iligtas. Patuloy tayo sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kung ano yung pinagagawa sa atin, tiparin natin. Lalo na ngayong year 20, talagang
Nahigipin na po tayo ang pinagdutupan yung mga kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. At yan ang ginagawa yan ay para din sa kabutihan natin lahat. Kung aakapin po natin, i-impress po natin yung God's will para din sa ating kabutihan niyan. Hindi tayo mag-isa. Hindi tayo manghihinayang dahil hawak tayo ng ating Panginoon. Yung ginagawa natin lahat para din sa kabutihan natin lahat yan. Para din sa ating kaligtasan. Sino po gusto maligtas? Lahat tayo gusto maligtas eh. Na-embrace natin yung God's will na patuloy tayong bawak sa kanya. Patuloy tayong hawakan ng Panginoon. Huwag lang tayong mahawak, kundi gusto natin hawakan tayo ng Diyos. Kasi kung tayo mahawak sa Diyos, hahawak tayo sa kamay ng Diyos, hindi po natin kaya. Daanan lang tayo ng mga problema at pagsubok sa buhay natin, makakapitoy tayo. Tandaan niyo mga kapatid, hindi po natin kaya ang labanan ito. Pero kung hawak tayo ng sa kamay ng Diyos, walang maaari makakapigla sa maaaring makakawala. Sabi nga ng Roma 8:31, if God is with us, who can be against us? Walang makakapanaig sa atin. Kung hawak tayo ng Diyos, kung nasa Diyos, ang Diyos ay nasa buhay natin, walang makakapanaig sa atin. Hawak tayo ng Diyos, dahil hindi ko sigurado ako na tayo po iligtas, tayo lahat ay iligtas sa ating Panginoon, kung tayo hawak niya. At ang sabi ng Roma 11, isa po natin siya, Roma 11:21-22. In Roma 11:11-22. Roma 11:21-22. Sabi niya, pagkat kung ang mga tunay ng mga sanga ay hindi pinaghihinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayang niya? Dito makikita natin ang kabutihan at kabaksikan ng Diyos. Naging babaksik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi kayo may puputulin din. Ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi nanghihinayang sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Sabi nga, yung mga sangha, ihalatulot po tayo sa isang sangha, kung ang isang sangha hindi namumunga, ano po ginagawa ng Panginoon? Pinuputol. Hindi po nanghihinayang na putulin nyo dahil walang silbi. Hindi po hinayang dahil wala po siyang ipinubunga. Ganon din tayo, hindi po nanghihinayang ang Diyos sa atin, bagamat gusto ng Diyos na tayo makuha niya, mapalapit sa Kanya. Pero kung tayo ay lumalayo sa Kanya, pili tayo ng pumumiglas, hindi po nanghihinayang ang Diyos sa atin na tayo ay mapuntan ng karaban, na tayo hindi maligtas. Ang Diyos ay mamamahal. Ang Diyos ay talagang pinipili tayong mabutin. Pero kung patuloy tayong lumalayo sa Kanya, sabi ng Diyos, hindi siya nanghihinayang. Hindi tayo pa'y nanghihinayang mawala sa harapan ng ating Diyos. Pero gusto ng Diyos, tayo ay maligtas. Pero kung patuloy kang sumusuway, patuloy kang lumalabag sa gustuhan ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo panghihinayang. Napakarami pong tao na gusto lumapit sa Kanya. Tayo nandito na, tayo hawakan na sa kamay ng Panginoon, pili pa tayong maalis, hindi po tayo panghihinayangan ng Diyos. Kaya patuloy tayong magpahawak. Hindi tayo mahawak. Patuloy tayong magpahawak sa Diyos para makontrol niya tayo sa lahat ng gusto niya sa buhay natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito, makita natin ang kabutihan ng kabaksikan ng Diyos. Naging mabaksik siya sa mga hindi sumasampalataya. Sa mga tao hindi pa na sumasampalataya sa ating Panginoon, napakabaksik niya. Subalit, ang mabuti sa inyo, kung nanatili kayo sa Kanyang kabutihan, kundi kayo mapupupurin din. O kung tayo ay patuloy tayo sumasampalataya, nanatili tayo sa ating Panginoon, sasabihin ko sa inyo, andyan din lagi ang kalinga ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo pabayaan. Ang Diyos ay mapagpahal. Sabi nga,
yung mga promise niya, hindi tayo iiwan at hindi tayo pahabayaan ng Diyos. Sa lahat ng bagay, naaanin niya ng Diyos para tayo ibig, patuloy tayo mabutin ng ating Panginoon. Kaya, para tayo maging mabilis na mabot po natin yung takbuhan, mabot po natin yung finish line, ay kailangan i-embrace natin yung God's will. Huwag po tayong bibitaw. Pagpahawak po tayo sa ating Panginoon. At kapag hawak tayo ng ating Panginoon, sasabihin ko, safety na po tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sunod, develop integrity and humility to your life. Ibig sabihin, panatili natin yung pagpapakumbaba. Yung integrity natin sa buhay at yung pagpapakumbaba. Ang sabi ng Kawikaan, chapter 18, verse 12. Kawikaan, chapter 18, verse 12. Kailangan daw ma-develop natin yung integridad at saka yung humility, yung pagpapakumbaba. Sabi ng Kawikaan, chapter 18, verse 12, ang pagmamataas ay nagbubuwan ng kapahamakan. Ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Sabi nga talagang patuloy tayo ng papakumbaba. Patuloy tayo ng papakumbaba. Sa harapan ng Diyos, tayo itataas ng Diyos. Sabi nga, ang mamataas ay babaksak ng Diyos. Ang papakumbaba ay tataas ng ating Panginoon. Kaya manatili po tayo ng papakumbaba. Huwag tayo lang ang mataas. Kapag tayo ng mataas, sabihin ko, baksak ang tawa niya. Kapag mataas na, wala nang pipuntahan eh. Babaksak na yan eh. Pero kung sa kawin na sa baba ka, natili ka mong pakumbaba, ang direksyon niya, taas. Kaya manatili po tayo papakumbaba at ang ating pagpapakumbaba ay ang buhay magdadala sa atin sa kaligtasan natin. Katulad po ni Kuwari David. Alam niyo po yung story ni David tsaka si Absalom? Sino po nakabasa na nun? In 2 Samuel chapter 15 yata yun. Kilala niyo si David, si po ay hari. Hari na po. Binigyan po siya ng kapangyarihan maging hari ng ating Panginoon. Naging anak niya po si Absalom. Anak niya si Absalom. Si Absalom po ay anak ni David. Nang story po ni Kuya, yung tandaan niyo po yung istorya ni Abon at saka ni Tamar. Magkapatid po silang dalawa. At yun po si Tamar, si Amon, may gusto kay Tamar. At para makuha niya, para makuha niya yung kagustuhan niya doon kay Tamar, nagpasakit-sakitan siya. Pasakit-sakitan siya hanggang maakit niya yung si Kuan, pinapunta niya sa kanyang kwarto, at pagkatapos niya makapunta doon sa kwarto, nag-nirin niya. At nabalitaan po ito ni Absalom. Ano po ang ginawa ni Absalom? Pinatay po niya yung kapatid niya. Nag-imagsik po si Absalom. Pinatay niya si Ama, si Amon. At hindi lang yun, kundi talaga nag-imagsik si Absalom. Yung kapangyarihan, yung kapangyarihan ng David, inango po ni Absalom. Inango po yung kapangyarihan. Ganoon yung hari ka na, anak mo lang yun. Ikaw ang hari. Anak mo lang si Absalom. Pero ano yung ginawa ni Absalom? Inagaw yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang harian, at hindi lang doon. Kundi, inagaw pa ni yung 10 asawa na iniwan ni David doon sa kanyang palasyo. 10 asawa po yun. Si David po ang aming asawa, pero 10 lang po yung iniwan niya doon sa palasyo. Iniwan niya sa palasyo. At ano po ang ginawa ni Absalom? Ginawa niya, silipigan niya lahat yung 10 asawang niyo. Pero ano kasakit yun? Asawa ng iyong tatay? Silipigan mo, inagaw mo yung kanyang kapangyarihan at naghimaksik si Absalom. Pero ano po naging niya? Ano nangyari kay David? Dahil meron po siyang pagpapakumbaba. Nandoon yung kanyang kagandahan loob. Nandoon yung pagpapakumbaba. Hindi niya binilipitan si Absalom. Bakos ang magpakababa siya. Bakos ang bigay siya ng gabay sa ating Panginoon. At anong nangyari? Naging matagumpay po si David. Namatay po si Absalom din. Ganun po rin na hangin tulad po tayo. May marunong tayong magpapakumbaba.
Kung gagamitin po natin yung ating pagpapakumbaron tayo humility, ang sabi, ang mamataas, ibabaksak, at ang mamakababa, ay tataas ng Diyos. Ano po nangyari kay David? Di ba? Tinaas po siya ng Panginoon. Nagpatuloy yung kanyang paghahari. Kasi sa Lord bumaksak. Ganon din po tayo, ang inahalin tulad, kailang sa paglilingkod natin sa Diyos, na andoon yung pagpapakumbaba natin. Kahit na tayo api-apihin, kahit tayo ay saktan, pero kung patuloy tayo nagpapakumbaba, mga kapatid, kung tayo ay sinasaktan, kung tayo ay inaaway, ang Diyos na ang gawanti dyan. Tandaan po natin. Huwag po natin awayin. Huwag po natin kalimutan tayo mga mataas. Dahil ang nagmamataas, ibabagsak ng Diyos. Tarapan po natin ang ating Panginoon. Joseph! Kailangan niyo si Joseph? Si Joseph po ay bunsong kapatid, bunsong anak ni, sino po kaya? Isaac. Jacob. Isaac ba? Jacob po. Ah, Jacob? Si Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer? Hindi po, hindi siya pang ano po siya, pang 11. Siya po nga si Bunso, pang-anak niya. Iba, anong ginawa ng mga kapatid niya dahil sa inggit? Anong ginawa ng mga kapatid niya? Di ba, pili siya itapon, ipatayin. Pero sa halip na itapon, ipatayin, itinapon sa balon. At pagkatapos, ibinenta doon sa Egypto. At ano nangyari sa kanya? Naging governor po siya ng Egypto. Nang dumating po yung tagutong sa bayan ng Karaan o Israel, wala na po silang makain. At ang mayaman po ng lugar na yon, panahon yon, yung paghahari ni Joseph doon sa Egypto. Naging governor po siya. Naging governor po siya ng Egypto. Sa sandaling yon, nagkaroon ng tagutong. At wala po isa lang ibang matatakpuhan. At tulad yung mga kapatid niya na bilang pinarusahan siya at niya tinamon siya, binibili niya. Pero nang panahon yun, wala po isa lang matatakpuhan kundi ang si Joseph lang. Kaya ginawa niya, ano po ginawa niya? Nung makilala niya yung mga kapatid niya, di ba? Hindi siya dumanti. Kahit alam niya na ginawa siya ng masama ng Diyos. Nagsawa ng mga kapatid niya, pero nagpamilit pa rin sa kanya na doon yung pagpapakababa. Nandun pa rin yung humility niya. Ginawa pa rin yan para sa kapupuri ng ating Panginoon sa kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa niya, kabuti ang Diyos sa buhay natin na. Kung patuloy na yung pagpapakababa, alam ko po ang kasunod niya ay magiging mabuti tayo sa harapan ng Diyos at pagpapalain tayo ng ating Diyos. Sino gusto pagpapala? Lahat tayo. Kaya patuloy tayo magpapakuha sa harapan ng ating Panginoon. And last, allow the fruit of Spirit allow the Holy Spirit in your life. Kailangan daw yung fruit of Holy Spirit ay kailangan na andun sa ating buhay. Ano po yung fruit of Holy Spirit? Yung Galatia 5.22. Buksan po natin yung Galatia. Galatia 5.22. Fruit of Holy Spirit. Galatia 5.22. Sabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ito ang dapat upang manatili sa atin at makarating tayo sa finish line. Sabi, kailangan na dito sa atin yung fruit of Holy Spirit. Anong fruit isa? Pag-ibig, kaganakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Kung nandiyan po sa ating siyang na yan, nakakasigurado po ako na tayo ay makakarating sa ating finish line. Paabot po natin yung gusto natin sa ating buhay. Kung nandiyan lahat yung fruit of the Holy Spirit sa ating buhay, makakamtan po natin ang lahat ng ito. Sino po gusto nang makamtan ang lahat ng ito? Sino po meron lahat meron pong lahat ito sa kanyang buhay? Yung fruit of Holy Spirit. Pagsigaman po natin na hindi lang isa, hindi lang dalawa na meron tayo, kundi kailangan pagsigaman po natin yung fruit of Holy Spirit sa ating buhay. Kaya napakabuti talaga ang Diyos sa buhay nating lahat. Talagang hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan,
Kaya ngayong year 2020, kailangan nandun na tayo mag-level up na po tayong lahat. Huwag mo tayo patumpik-tumpik. Huwag po tayo mag-alilangan. Kundi patuloy natin gapanan yung ating mga tungkulin sa ating Panginoon. Lalo na sa ating iglesia. Kailangan nagamit na tayo, napagamit na tayo, at patuloy tayong mapagamit sa ating Panginoon. At patuloy tayong papagamit sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, patuloy tayong sumusunod sa kagustuhan Niya. Yung mga pagpapala ay darating sa buhay natin. Kaya pagpapakan po natin ating Panginoon. Pagkakit sa akin po. Sandaling nakinig kayo sa mga napakinggan nyo sa salita ng ating Panginoon. Alam ko po ngayon na ngayong year 2020 talaga sama-sama tayong mag-i-level up. Sama-sama tayong tatakbo sa tamang tatahakin. Tamang landasin tayo pintutulog yan. Dahil meron po tayong gumagabay at nagbibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya makabatay po ito kayo. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dahil alam po natin na talaga ang Diyos ay nasa ating buhay. Maliwanag po sinasabi ng mga